praise the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Purihin ang Diyos. Napakabuti na ating Panginoon sa kabutihan niya at kadakilaan. Nagagawa nating sumamba, magpurit, magpasalamat sa Kanya. Hallelujah. Muli isang magandang umaga sa bawat isa sa nakapiling po natin ngayong umaga dito po sa sanktuaryo. Good morning, good morning. Pakitignan niyo po inyong katabi. Batiin niyo po. Magandang umaga. Nasa inyong likuran, kaway-kaway lang po. Good morning. Nasa itaas, good morning po sa inyo po na nandiyan sa balcony. Ating pong mga kapiling na mga dep. God bless po sa inyo. Purihin ang Panginoon. At ganoon din sa ating pong mga kapatid, mga kapatiran, nakapiling po natin ngayon online. Hindi po face-to-face, maganda pong araw sa bawat isa. Hindi ko po alam kung anong oras naroon po ang inyo pong kinalalagyan. Pero by God's grace, mercy and love, we always wanted to be blessed by God. Salamat po. Are you blessed? Praise God. Kahit umuulan, we are blessed. Blessed means makarios. Ang makarios, ibig sabihin masaya. Pag sinabing God bless you, pasayahin ka ng Diyos. Ibig sabihin nun, pasayahin ka ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa kabutihan niya. We are all blessed in that sense. Though kung minsan may mga pagsubok, problema, bagyo ng buhay, may mga kapatid po tayo at kapatiran na ngayon po'y binabata po, binabayo po ng bagyo doon po sa norteng parte ng Luzon. Gayunpaman, alam niyo po, hindi natin po maitatanggi o may kakaila ang katotohanan na sa mundong ito, hindi po nawawala yung mga bagyo ng buhay. Binabagyo tayo sa pamagitan po ng natural na kalamidad. Binabagyo ang ilan sa atin sa pamagitan po ng iba pong mga problema sa buhay, karamdaman, pagsubok sa tahanan, personal na problema, trabaho, relational problems and difficulties in life. Ang sabi nga ni Jesus, madalas itong madinig sa akin sa mundong ito, sabi niya sa aklat ng Juan, kabanatang 16, talatang 33. In this world, you shall face a lot of trouble. Sa mundong ito, makararanas daw po tayo ng iba't ibang mga kapighatian. Hindi pa dakilang kapighatian, no? Kapighatian. Pag sinabing kapighatian, ay matatindi po sa problema yan. Subalit hindi po natapos ang talata doon sa ganun na lang pangusap. Pagko sinabi ng Panginoon, subalit laksan niyo ang loob ninyo sapagkat napagtagumpayan ko ang sanlibutan sa pamamagitan ng pananampalataya. And it is because of our faith that sustain us in gaining grounds, moving forward to be steadfast and immovable in our faith in God. Pag sinabi po, ibig sabihin po, sa simpleng pangungusap, doon po sa akin pong binanggit, ay dahil kay Kristo sa pananalig natin sa Kanya, nagigipong matatag ang ating buhay pananampalataya. Praise God. Tayo pong lahat ay muling tumayo. Samahan niyo po kung buksan ang inyong Biblia po dyan sa aklat na ikalawang Pedro, kabanatang 3. Ito pong ating tatalakayin ay bahagi po ito nung aking pong sinimulang mensahe nung nakaraang linggo. Kung narito po kayo nung nakaraang linggo, ay hindi po ninyo makalimutan yung pangunahing pangusap na ating pong pinag-usapan has something to do with what kind of Christ believers we ought to be because Jesus is coming very soon. Anong klase pong Kristiyano o mananampalatayang Kristo ang dapat po nating ipamuhay, yamang batid natin malapit nang dumating ang Panginoong Hesukristo. 2 Peter chapter 3 verse 10 to 18, ito po ang ating mababasa. Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Kung ganito ang magiging kahinatnan ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos. Habang hinihintay ninyong araw ng pagdating ng Diyos at ginagawa ang kakayanan ninyo para mapanadali ang pagdating niya. Sa araw na ito, masusunog ang langit sa apoy at matutunaw ang lupa, lahat ng nasa lupa sa tindi ng init. Ngunit ayon sa pangako niya, may maasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, habang inaasahan ninyo ang bagay na ito, pagsikapan ninyong mamuhay ng mapayapa, malinis at walang kapintasan
sa paningin ng niya. Alalahanin ninyo na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon ay para bigyan ng pagkakatong maligtas ang mga tao gaya na ng isinulat sa inyo ng mahal nating kapatid na si Pablo sa pamagitan ng karunungang ibinigay sa kanya ng Panginoon. At ito rin ang sinasabi niya sa lahat ng sulat niya. May ilang bahagi sa mga sulat niya na mahirap intindihin. Na binibigyan ng maling kahulugan ng mga hangal at mahihina ang pananampalataya, gaya ng ginagawa nila sa ibang mga kasulatan. Kaya sila mismo ang napapahamak sa sarili nila. Verse 17, mga minamahal, alam ninyo ito kahit noon pa. Kaya mag-ingat kayo nang hindi kayo maloko sa pamagitan ng mga maling aral ng mga taong suwail at mawalay sa mabuti ninyong kalagayan sa Diyos. Sa halip, lumago kayo sa biyaya ng Diyos at pagkilala sa ating Panginoong Tagapagligtas na Hesus Kristo. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Amen. Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Kayo po'y makakaupo na in the presence of God. Habang kayo po'y nakaupo, minsan pa tayo po'y humiling sa Panginoon ng kanyang patnubay ng Banal Espiritu habang ating pong pinagbubulay-bulayan ang kanyang salita sa umagang ito. Let us all pray again and ask God's directions and leading of the Holy Spirit as we come, joining together in hearing God's Word. Hallelujah. 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 Lord God, kung may kagalakan man kaming sumamba kanina, ang dahilan po ay Ikaw, O Diyos. You are the center of our worship, not the music, not the instrument, neither not the pastor, nor the song leader, ang reason kung bakit may worship. Mula sa aming puso at kalooban, it's all because of You. O God, glory and honor belongs to You. Worship belongs to You, O God. Salamat po. Muli, O Diyos, sa pagkakataon ipinagkalumo sa amin upang kami magbulay-bulay ng Iyong salita ng may kalayaan. Ama, samahan mo kami sa pagtatalakay po ng iyong mensahe. Buksan mo ang aming puso, ang aming pag-unawa upang amin pong maintindihan ng lubos ang layunin mo sa aming mga buhay. Sinasantabi po namin ang aming mga sariling kalooban upang kalooban mo maghari sa buhay ng bawat isa. Ikaw po maluwalhati, O Diyos, sa aming Ama. Narito po ang iyong abang lingkod. Gamitin mo bilang daloy na iyong pagpapala para po lamang sa iyong kalulatian. Abutin mo ang bawat isa. Tugunin mo ang problemang dala-dala. At mingabigatin, Panginoon, O Lord, kung meron man, O Diyos, sa bawat isa sa amin, na may mga kahilingan, Lord, wag mo pong hayaan na uuwi siya na hindi siya pinagpala at hindi mo tinugon ang kanyang problema. Ama, sa iyo pong kaluwalhatian kadakilaan, pamagitan po ng iyong salita na aming pong pagbubulay-bulayan. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. Praise God. Sa mga talatang ito, binibigan din ni Pedro ang paniniwala sa dakilang katotohanan patungkol sa ikalawang pagparito ng Panginoon. At alam po natin ang katotohanan niyan, the Bible clearly speaks a lot about the second coming of Jesus. And any moment from now, it might happen. Ano mang sandali mula ngayon, pwede itong mangyari. Kung tanda ng mga bagay patungkol sa muling pagparito ng Panginoon natin pong titignan, obserba ng ating paligid, ang nangyayari sa ating pong kalamidad o yung natural world that we are living in, at iugnay natin ang mga talata ng Biblia, malapit na nga talaga. Hindi lamang yon. Tingnan nyo inyong mga katabi. Ano naman kinalaman niya basta sa pagparito ni Lord? Malaki po ang kinalaman. Sabagat ang sabi po ng Banal na Kasulatan, darating araw sa huling sandali, manlalamig ang pag-ibig ng marami, tatalikod ang pananampalataya, hindi na maniniwala sa salita ng Diyos ang marami. Our presence in the church today does not guarantee that we indeed, truly, happy to hear God's Word. Madalas ko pong sinasabi ito, kamusta na ang inyong Bible reading at personal prayer meeting kay Lord? Masaya po magpuri sa Diyos pag kami kasama ka. Tunay nga po, inuutos naman ng Panginoon, huwag kakaligtaan ang pagdiriwang at pagtitipo ng mga banal.
tulad na ginagawa ng ilan, sapagkat malapit na dumating ang Panginoon. Yung gathering together to worship God corporately is indeed God's will and program for us to do. Dapat po natin gawin. Pero beyond that, ang pag-worship po hindi po nakasalalay dahil may katabi ka, may kasama ka, magaling song leader, magaling mga tumutugtog, at magaling yung pastor natin. Hindi po doon nakasalalay ang tunay na pagsamba. Ito po yung nakasentro kay Jesus lamang. Kaya sabi ng Panginoon, dumarating daw ang araw at darating na, at ngayon na nga, ang tunay na sasamba sa kanya, sasamba sa kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Pag sinabing Espiritu, tumutukoy po doon, hindi po sa pisikal, kundi sa pinakamalalim na parte ng ating pong pagkatao, kapagka tayo nilikha ng Diyos, na may spiritual na kalagayan. Body, soul, and spirit. And we must worship God truly indeed in our deep sense of our personality. Yung pinakamalalim na bahagi ng ating pong pagkatao, at yan po yung ugnayan natin sa Diyos. We can even think of God. Yung magnanakaw nga, iniisip na may Diyos eh. Kaya dalangin niya, huwag siyang mahuli. Nag-pray pa. Pero ano po bang ibig sabihin ng spiritong pagsamba? Pag sinabing spiritong pagsamba, ito po yung deep sense of our inner sanctum to worship God. To declare Him inwardly. Nagsisimula pong pagsamba sa puso, isip ng bawat isa sa atin. Umuugnay lang po yan. Dumidikta lang po yan sa ating galaw at pagkilos. At napakahalaga pong unawain natin, it's all because of God kung bakit tayo gumagalaw at kumikilos. Amen. Pakitaas po ang kamay, mag-exercise tayo sandali. Yan, yan. So wave nyo kaliwa, kanan, kaliwa, kanan. Nagagawa nyo po ba? Hindi pa kayo nahirapan, wala pang mga rayumang inyong mga kamay na yan, nayangat nyo pa. Purihin ang Diyos, kasi in Him we live, in Him we move, in Him we ever being. Praise God! Hallelujah! Puri ng Panginoon. Sino po sa inyong walang struggle? Pag sinabi struggle, wala pong hirap. Hindi po nahirapan umakyat sa hagdanan na yan. Pag-akyat po sa sanctuaryong ito. Praise. Hindi kayo nahirapan o nahirapan na kayo? Sino po nahirapan pakitaas ang kamay? Nahirapan na. Totoo. Be honest di ba? Mahirap naman talaga, pastor eh. Sa mga kabataan, simple lang yan. Chicken feed ika nga. Pero doon sa mga meron ng edad, hindi ko sinabi matanda, may mga edad. Kalabaw lang daw tumatanda. Doon sa may mga edad, nagbibilang na ng bato habang naglalakad, kasi mabagal na, mahirap pong umakyat. Aminado ho tayo dyan. Naranasan ko, yan ako umakyat sa LRMRT ng crossing. Ang taas pala. Akala ko kaya ko sa isang hakbangan. Hindi pala. Huminto po ko doon sa mga, ano ba tawag nila doon? Doon sa mga landing deck ng mga hagdanan. Kuminto ako, sabi ko, Panginoon, hindi ko na pala kaya. Ngayon naniniwala ako, senior na talaga ako. Ibig sabihin, physically, nagde-deteriorate tayo. Pero pwedeng mahina ka sa physical ng kalagayan, pero malakas ka sa spiritual mong buhay. Amen. At dyan, nagpapasalamat po tayo sa Diyos. Spirito at katotohanan. Pag sinabing katotohanan, it's something to do with the Word of God. Sabi ng John 17:17, sanctify them with your word. Your word is truth. Pakabanalin nyo sila sa pamagitan ng iyong salita. Ang salita mo'y katotohanan. When we talk about truth, it speaks of two things. It speaks of the person of Jesus Christ and the principle of Jesus. PP lang po yung PP. Hindi po yung mga depth, no? PP. Pag sinabing PP, the person of Jesus and the principle of Jesus. That's the truth. Ang sabi nga ng John 14:6, okay? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ako ang buhay, at ang katotohanan. So when we speak about truth, it's something to do with His Word. Amen. Kilala mo si Jesus, hindi ka nagbabasa ng Bible, may kulang. Kilala mo si Jesus, hindi ka sumasama, hindi ka nananalangin personal, hindi mo siya kinakausap, may kulang. Kaya napakahalaga po nito. Now, if we believe that Jesus Christ is coming again, it must affect our behavior. Dapat apektado nito yung ating pong pag-uugali, pamumuhay. Kasi malapit na siyang dumating. Amen. Tulad ng binanggit ko noong nakaraang linggo, may mga verses po akong binasa dyan at inihayag sa inyo. Hindi na natin babalikan yun. Tutuloy na natin ang message natin. Dito po sa ikalawang Pedro chapter 3, ito po ang ating mabibigyan. Meron pong ilang mga characteristics or marks of a Christian in whose life the truth of Christ's return is a practical hope.
Ang ibig sabihin ito ay dito po sa talatang binasa natin, itong ikalawang Pedro, sulat ni San Pedro sa mga Kristiyano. Ulitin ko, sulat ni San Pedro sa mga believers na ni Jesus. Ang katotohanan ito. Upang sa ganon ay atin pong makita na meron palang minsan ipinapaabot ang Panginoon sa atin na dapat po natin pahalagahan at bigyan ng buhay sa atin pong paghihintay na may pananabik sa kanyang muling pagparito. Halimbawa, bigyan ko yung example. Halimbawa, sinabi ko sa inyo, Sister, dadalo kami ni Sister Nene sa bahay niyo, doon kami manananghalian. Ayan. Ano pong gagawin ninyo? Lilipat kayo ng bahay. Hindi, siyempre, normal, maghahanda kayo. Pastor, anong oras pa kayo darating? Hindi, next year pa. Ah, next year pa pala eh. Layo pa naman pala eh. Eh kung sabihin ko, anytime, baka mamaya, baka bukas, baka isang linggo. Ayan. Ano yun? May stress kayo. Kasi bawat araw-araw iniisip mo, baka dumating ano si Pastor. Sa kalagayang espiritual, ugnayang Kristiyano kay Kristo sa kanyang muling pagparito, ang problema po ganito. Hindi niya sinabi kung kailan at anong oras siya darating, anong araw. Pero binanggit niya yung mga tanda sa liwanag na salita ng Diyos. Pero bakit po? Kasi gusto niya, araw-araw, pinaghahandaan natin ang katotohanan ito ng may pananabik. Kasi ang pag-ibig sa Diyos, hindi panglingguhan lang yan. Ang pamumuhay Kristiyano at pagiging disciple ni Jesus Christ, hindi isang oras lang yan. Kaya pag sinabing discipleship program ng church, hindi po isang araw lang yan dahil may nag-lecture sa inyo, okay na yun. Discipleship of Christ, to be Christ-like, is a daily 24 hours a day, 7 days a week program, and it happens, and it will always continue to happen daily hanggang sa dumating si Kristo. Hindi po ito natatapos pagtapos po ng gawain ng Panginoon kada linggo. Bakit? Kasi ang Christian life is a daily lifestyle. Sabi mo kapatid, ang buhay Kristiyano, pang-araw-araw na pamumuhay. Amen po ba ron? Tingnan nyo, ang babait nyo kapag linggo, mula alas 8 hanggang alas 11. Anong oras po tayo? Pero magkatapos niyan, yan na. Madidinig nyo na yung mga hinahing, sama ng loob, galit at poot. Ang hirap naman nun. Anong tawag doon? Balat kayong lahat. Sino ba umawit na yun? Well, tignan natin. Ilang pong mga katotohan, ilang pong mga characteristics or marks of a Christian in whose life the truth of Christ's return is a practical hope. Pag sinabing practical hope, isang pag-asa na talagang pinamumuhay niya araw-araw. Sino sa inyo naisip, baka dumating si Lord ngayon? Malamang wala. Sana hindi po ganun. Kung tayo po'y naniniwala na si Jesus ay muling babalik anytime from now, number one, we shall seek to live lives that are Christ-like, holy, blameless, and God-glorifying. Masahanapin nating mamuhay ng katulad ni Kristo, banal, walang kapintasan, at nagbibigay ng kalulatian. Take note of this. Tingnan niyo po yung verse 11 and verse 14 dun sa ating binasa. Verse 11, mayroon na PowerPoint ko po yan. Tingnan niyo na lang. Okay. Ano sabi roon? Tuloy-tuloy niyo lang yung aking ano. Nandun sa verse 13 and 14. Yung five characteristics. Yan. Ano sabi sa verse 11? Tingnan niyo, sabi sa verse 11, kung ganito ang magiging kahinatnan ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos. May kalinisan. Ano sabi ron? Bakit daw? Tingnan niyo yung verse 10 muna. Pakibalik anak yan. Ang araw ng pakidarating tulad ng isang magnanakaw. The day of the Lord will come like a thief in the night, sabi po sa English. Sa araw na iyon, pag sinabi sa araw, talagang may araw pong itinakda ang Diyos. Sa araw na iyon, alam niyo, pinaghahandaan natin, Pastor, ikakasal po kami sa November. Ayan. Pinaghahandaan ko po yung travel namin ni Sister Nene. I was invited to speak in the congregation, sa convention po ng Southwestern Mindanao District Council. At dadalawin po namin ang ating mga churches doon, sa lugar po ng Sulu, Basilan na Tawi-Tawi. Pag-pray niyo, makabalik po kami ng buhay. Pinaghahandaan namin po yun. I'm preparing myself, oh Lord God, sa punto na yan. Bakit? Kasi may araw kong itinakda patungkol doon. So I ought to be there. Kailangan ko nandun.
Sa isang banda, ang Panginoon sabi niya sa araw na yon. Ibig sabihin, may tinakdang araw talaga ang Panginoon na dapat nating paghandaan. Ang problema lang, hindi po sinabi doon kung ano yung eksaktong araw. 2023 ba? O ano ba yon? September ba? Minsan nga, pinaghahandaan natin yung pagsilip ni Jose Marichan. Kumanta na siya. Ay yung pagsilip ng Panginoon sa bintana ng langit at pagtapak niya doon sa alapap upang siya ay muling babalik para sa atin. Anong dahilan kung bakit siya babalikan? Sabi po ng John chapter 14 verse, wala po sa PowerPoint ko ito. Sabi ng John chapter 14 verse 1, huwag kayong magalumihanan, don't be anxious, believe in God, believe also in me, sabi ni Jesus Christ. Huwag kayong magalumihanan, manalig kayo sa Diyos, manalig din naman kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Sa tahanan ng aking ama'y maraming silid. Ako ngay paruno paghihinganda ko kayo ng inyong matitirhan. At pagka natapos na doon, ipaghanda ang ating matitirhan. Sabi ng Panginoon, ako muling babalik upang sa ganon, kung saan ako nandoon, kayo din naman ay dumoon. Tingnan niyo yung layunin ng Diyos, loving fellowship with God, that He wanted us to be with Him forever. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Mabuti siyang Diyos. Inisip niya yung ating future. Kinabukasan. Alam niyo, malungkot, tayo nag-iisip tayo ng kinabukasan para sa ating sarili lang. Marami ko na ako, sabi niya, Pastor, pinag-aral namin ang aming mga anak. Kinalingan namin, inaruga, pinalaki. Nung kami tumanda at nagsarili na silang lahat, niminsan hindi kami maalala. Salamat, wala sa kalookan Bethel ng ganyan. Purihin ang Diyos. Amen. Salamat. Amen. Praise God. Alalahanin naman natin sila. Buti pa si Lord. Okay, kahit na masawain ka, naghahanda siya upang ang layunin niya, babalik siya upang makapiling natin siya. Hindi ba maganda yon sa Diyos nating sinasamba? Bakit? Hindi makasarili kasi ang Diyos eh. God always think about the welfare of His people, of His children. Ang sabi nga ni Lord sa Book of Hebrew, I will never leave you, neither forsake you. Naniniwala po ko doon, hindi kanya iiwan, ni pababayaan. Feeling lang natin, iniwan tayo ng Diyos. But the truth of the matter is, hindi kanya iniwan. Katunayan nga, hindi nga lang natin siya nakikita sa physical na kalagayan, but time will come, we will see Him face to face with our bare eyes. Makikita po natin ang Diyos ng mukhaan. Praise God. Maaaring mamaya yun. Sino pong nananabik? Wala. Pastor, saka na. Kasi manliligaw pa ako mamaya. May kasal pa kami bukas. Lord, pagkatapos na lang, may ginagawa pa kaming tahanan. Well, hindi po masamang magplano para sa mga bagay na may kinalaman dito sa lupa. Tama lang po, gawin po ng regular yung dapat nyong gawin. Planuhin nyo yung dapat nyong planuhin. Pero lagi nyo isaisip, anytime from now, Jesus might come. Amen. Hindi ba maganda yon? Habang nagtitimpla ka ng kape, iniisip mo si Lord. Pero ang kape naman, hindi parang langit eh. May nagtanong nga sa akin, Pastor, meron bang coffee shop sa langit? May tindahan ba sa langit? Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, sa langit wala nang malulungkot, wala nang luluha, wala nang magugutom. So always provided. Everything is provided by God. So huwag na nating isipin yun. Meron nga nagtanong sa akin, Pastor, may CR ba sa langit? Ba't CR nasa isip mo? Ano yung pwedeng isip? Bakit CR sa langit? Eto sabi niya, kasi Pastor, pagdating sa langit, may feasting eh. May kasiyan, may kainan. May kainan po sa langit. Yung Santa Cena ang gagawin natin, it reminds us, the time will come, we also will dine with the Lord in heaven. Eh, dahil may kainan, siyempre may CR. Huwag nyo na mag-isipin yun. Yung struggle nyo dito sa CR, sa langit, wala na yun. Diba? Parang ino-equate natin yung problema dito. Pagdating sa langit, may problema din ba? I don't think so. Verse 11, kung ganito ang magiging kahinatnan ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos. Kaya nga, verse 14, talon tayo, mga minamahal, habang inaasahan ninyo ang bagay na ito, pagsikapan ninyong mamuhay ng mapayapa, malinis at walang kapintasan sa paningin niya. Take note of this. Meron pong, sa PowerPoint ko, nandiyon yung tatlong bagay na kapaloob doon. Yung salitang, hinighlight ko po, mapayapa, malinis at walang kapintasan sa pagdating niya.
Ibig sabihin po ng Panginoon, inaasahan niya na sa kanyang muling pagparito, itong mga bagay na ito ay pinagsisikapan nating magawa sa tulong ng Banal na Espiritu. Ano pong maging immediate reaction natin if suddenly the Lord told us na sa darating na 2 oras, darating na siya. 2 hours na lang ang natitira, darating na siya. Imagine nilang ho natin, magkaroon lang tayo ng tinatawag na pagbubulay-bulay, ika nga. Pag-iisip, ika nga. Halimbawa, bumulong sa iyo ang anghel ng Diyos. Nagpadala siya ng angel, Sister Jo, nilapitan ka ng anghel, sabi ng anghel. Katulad ni Lot. Alam niyo, bago gunawin ang Sodom at Gomorrah, nagpadala po ng Diyos, ang Diyos ng anghel eh. Basahin niyo po yung Genesis. Nagpadala siya ng anghel. Nagbigay ng babala sa pamilya ni Lot. Ang sabi ng anghel, magmadali ka, isama mo na ang iyong pamilya sapagkat igagawad na ng Diyos ang kanyang parusa sa lugar na ito. Tingnan niyo, napakabuti ng Diyos bago niya gawin. Nagbibigay siya ng paalala, ng warning. Ganon din sa kanyang muling pagparito. Ang salita ng Diyos punong-puno ng paalala. Ang mga mensaheng ating nadidinig, nagpapaalala sa atin na tayo mamuhay ng may katwiran. Sa mundong ito, vulnerable ho tayo to commit mistakes. Wala pong Kristiyanong hindi pwedeng magkamali. Lahat po tayo vulnerable to do something that is sinful in the eyes of God. Makasalanan sa harapan ng Diyos. Hindi ka lang mag-pray, kasalanan eh. Alam mo, dumating si Lord, dapat ka nagpipray, hindi ka nagpipray. Hindi mo siya inaasahan pa parito. Anong dating noon? Ibig sabihin, hindi ka nananabik sa kanyang muling pagparito. Hindi ka natutuwa na salubungin siya. Ganun lang kasimpleng unawain yun eh. Yes, sinasabi natin, I love you, Lord. Pero gano'ng kalalim pagmamahal na yun. May pagpapalit natin sa maraming bagay sa mundong ito. Hindi po ako galit. Nagpapaalala lang ang Diyos para sa ating lahat, sa inyo at sa akin. Nagpapaalala po ang Panginoon. Amen. So kung 2 hours na lang ang natitira, darating na si Lord, ano po kaya ang magiging reaksyon natin? Well, siguro naman, marami po tayo dapat isipin. Eh kaya lang, hindi nga ganun ang layunin ng Panginoon sa kanyang muling pagparito. Gusto niya, lagi tayo naghahanda. Anytime from now. Marahil, kapag gaganon, hihingi ka na ng tawad sa mga nagawang pagkukulang. Panginoon, patawarin mo po ako, 2 oras na lang pala natitira. Eh, ang kasalanan mo, nasa ang katutakbong mundo. Bigat. Kulang yung 2 oras. O marahil, ang sabi nga ng aklat ng Matthew, kapag ka meron kang kapatid na may sama ng loob sa iyo, sabi po ng Matthew, okay, bago mo ihanda, ihandog ang iyong andog, iwan mo muna yan, makipagkasundo ka muna sa, kausapin mo muna siya. At pagkatapos mo magawa yan, saka mo ihandog sa Diyos ang iyong dapat ihandog. So isa yun, marahil, no? Darating ka na, Lord. Masamaan ng loob si sister sa akin, ni brother sa akin, makipag-usap ako sa kanya. Bago man lang dumating na medyo pag humarap ako sa iyo, Panginoon, baka tanungin mo yun, eh, hindi ko nagawa. Ayan, di ba? Ano ba? Lord, may utang ako kay sister, iniiwasan ko siya, darating ka na pala, Lord. Eh, babayaran ko na sa tulong mo, Panginoon. Eh, Lord, wala po akong kaya na magbayad, pero Lord, kausapin ko siya. Alam niyo po ba? Ang sabi ng Romans 13:8, ito sabi ng Bible, huwag kayong manatiling may utang kanino man. Nasa Bible yun. Alam niyo po ba? Nasa Bible yun. Masama bang mag-utang? Hindi po masama mag-utang. Hindi po kasalanan mang-utang. Kaya lang, eh, tuparin natin yung ating pong tungkulin. Matugunan yun. Amen. Sabi rin Bible eh. Wala sa PowerPoint yun. Maliban sa utang ng pagmamahal. Ayun. Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Yun po yun. Ay siguro, naku Lord, kailangan ko parang bayaran kasi darating ka na mamaya. Ano pa? Lord, yung mga mahal ko sa buhay, di pa nakakilala sa iyo. Puntahan ko sila. Darating ka na, ang hirap naman. Ako sa langit, sila sa impyerno. Sino po gusto, mahal niya sa buhay, wala sa langit? Malibang kaaway mo sila. Di ba? Ang problema niyan, kuminsan, yung hindi mo kabati dito, pagdating sa langit, kapitbahay mo pala. Hindi ka lang nakipagkasundo sa kanya. Lord, pagdating ba sa langit, sino ba katabi ko? Kasi nagtatayo, sabi sa Bible, sa King James Version, hindi lang silid. No? Ang sabi ng Bible, paghahanda ko yan ng inyong matitirhan. Ang inihanda niya ay castle.
Anong castle? Don't be anxious. Believe in God. Believe also in me. In my Father's are many mansions. Sa English, ang ginamit mong salita, mansion. Nakakita ka ba ng mansion kasi laki ng posporo? Mansion. Mansion. Malaking tahanan. Sabi ko, Panginoon, yung mansion ko ba katabi ko yung kakagalit ko? Malamang. May paderbat, may bakod ba sa langit? Malamang wala. Ini-imagine ko lang naman, hindi ko na sinasabi nyo na nga na meron sa langit, no? Physical. Ina-imagine ko lang. Iniisip ko lang. Pero ang mahalaga nito, may sinasabi po ang salita ng Panginoon, katotohanan patungkol dyan. Okay. Kaya nga doon sa panahon ni Lot, ano sabi po doon sa Genesis chapter 19? Magmadali ka, isama mo na ang mga mahal mo sa buhay bago dumating ang kahatulang ito. Ano pong ibig sabihin noon? Concern po ang Diyos sa kaligtasan ng ating pamilya. And to that, we praise God. To that, we thank the Lord. Kung hindi ka concerned sa kaligtasan ng kapitbahay mo, ang Diyos concerned. Kung hindi ka concerned sa kaligtasan ng tatay mo at nanay mo, ang Diyos concerned siya. Nagmamalasakit ang Diyos sa kaligtasan ng iyong kapatid na iyong kagalit ngayon. Nagmamalasakit ang Diyos sa kaligtasan ng iyong kaibigan. Nagmamalasakit ang Diyos sa kaligtasan ng iyong kapwa lingkod sa opisina ng iyong kinalalagyan. Nagmamalasakit ang Diyos. Siguro kung 2 hours na lang ang natitira, isi-share mo si Lord habang kumakain kayo ng inyong lunch, inyong opisina. Habang bumabiyahe kayo, magkasama kayong bumabiyahe pa uwi ng tahanan ninyo. Minsan ganun, di ba? Nakikisabay. Pero i-share mo naman si Lord. Marahil yun ang huling biyahe ninyo, paano na lang ang magiging kaganapan. Amen. Puri ng Diyos. Well, the fact is, Jesus is coming and He may come tonight. Isa pong katotohanan, si Jesus muling paparito at maaari siyang dumating mamaya. And the practical effect of this truth should be an incentive to holy living. At ang praktikal na minsan ipinapabot nito ay yung ito yung tumutulak sa atin upang mamuhay ng malinis, mapayapa at makadiyos na pamumuhay. Sa mundo natin kinagagalawan, madali po tayong mahawa sa sistema ng mundo. Ugali na lang ng mundo eh, nagiging nadadamay tayo eh. Di po ba? Lingguwahe ng daigdig, nagiging lingguwahe na rin ng Kristiyano eh. Behavior ng mundo, nagiging behavior na rin ng maraming Kristiyano. At pagka ikikakaiba, anong dating? Parang hindi ka in sa mundong ito. Well, may hamon at may challenge po sa bawat isa sa atin. Ano po yung dapat nating ipamuhay? Ang sabi po dyan, if we're expecting Him to come, we shall desire to be found of Him, spotless and blameless. Verse 14, spotless and blameless. Yan, spotless and blameless. May PowerPoint po ako dyan. Hanapin nyo na lang po. Medyo bago po mag-Christ-likeness yan. Ayan, yun. Kung inaasahan natin siya babalik, anumang sandali, hindi mas sandal lang, kulang ng ay. Hahangarin nating mamuhay ng peaceful, mapayapa, spotless, walang dungis, blameless, walang kapintasan. Verse 14, yun po sinabi ng Bible. Kaya nga mga minamahal, habang inaasahan ninyo ang bagay na ito, pagsikapan ninyo mamuhay ng mapayapa, malinis at walang kapintasan sa paningin niya. Huwag na natin pong i-judge muna ang ating kapwa. Kasi itong minsan ito'y pang sarili. Hindi naman sinabi ng Panginoon, malinis yung kapatid mo, malinis yung kapwa mo, malinis yung pasto, malinis. Kundi tayong lahat, maging hangarin po natin ang bagay na ito. Sa Colossians chapter 3, verse 2 to 5, ito ang ating mababasa. Ano sabi dyan? Doon ninyo itoon ang isip ninyo at hindi sa mga makamundong bagay. Sapagkat namatay na kayo sa dati ninyong buhay at ang buhay ninyo ngayon ay nakatalaga o nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Hallelujah. Si Kristo ang buhay ninyo, verse 4. At kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, mahayag din kayo at makibahagi sa kapangyarihang niya at karangalan. May kaugnayan po ito doon sa biyaya po ng Panginoon na kanyang inihanda. If we believe that our lives is in Christ, that we are in Christ, kapag ka
in Christ, ibig sabihin nanalig ka kay Kristo, na kay Kristo ka. Hindi yung you believe about Christ. Iba pong pagkakaiba, malaki pong pagkakaiba noon. Marami pong tao naniniwala kay Kristo, but they are not in Christ. Ang tanong ko po, are you in Christ today, or you just simply believe about Christ? Tuloy natin. Kaya patay ninyo ang anumang kamunduhang nasa inyo. Ang kausap ni Pablo dito, mga Kristiyano na, kapatid. Bakit pinahagi po itong mensaheng ito sa kanila? Kasi anytime, pwede tayong magkulang at magkamali. Walang perpekto sa atin. We are just forgiven by God's grace, love, and mercy. We are saved by God's grace, not because we are righteous, because we are good. Hindi ho, dahil doon. Ang sabi ng Biblia, no one is good, no, not even one. Wala. Tumingin po kayo sa inyong pastor, hindi rin ako good. It is by God's grace to become good. Kung wala si Jesus, walang good sa atin. Bagsak tayong lahat. Ang sabi ng Bible, no one is righteous, no, not even one. Tulad na sinabi ko nakaraang linggo, kung ako yung bibigyan ng papel at isulat nyo yung mga pagkukulang at pagkakamali ng yung kapwa, ang dami nyo maisusulat. Tiyak lahat tayo may sulat sa papel na yan. Diba? Halimbawa, sige, tingnan nyo katabi nyo, isulat mo nga yung mga pangit sa kanya. Pastor, pangit yung kilay, pangit yung tsura. Physical lang yun, yung ugali, ang dami nun. Ay, magagalitin ito, matampuin ito, Pastor. Ito po, ganito, ganito. Ay, hindi lang yun. Yung deeper sense of internal plus na Diyos at ikaw lang nakakaalam. Meron nun. We cannot deny the fact that we are saved by God's grace, not because we are righteous. In the sight of God, wala pong matuwid, wala ni isa. And because of that, God would like us to empower our lives with His Spirit. Kaya tam, sabi nga, live through the empowerment of the Spirit of God. Hindi naman niya iniwan tayo nag-iisa para magawa ito. Kaysa ganang atin, hindi natin magagawa eh. Kaya sabi ng Panginoon, papuspus tayo lagi sa banal na Espiritu. Kasi ang Holy Spirit nag-guide sa atin, nag-lead sa atin, nagpapaalala sa atin ng mga bagay na may kinalaman sa aral ng Diyos. Eh lalo na sa panahong ito, bihira na po nagbabasa ng Biblia na talagang binabasa ito, inunawad, binibigyan ng panahon at oras sa buhay nila. Maliban po sa mga taga-Caloocan, Bethel. Palangon natin ng Panginoon. Amen. Praise God. At hindi lang tayo. Baka naman sabihin ng iba, Pastor, nagmamagaling. Lahat po ng mga Kristiyano nagmamahal kay Kristo, nagbibigay ng panahon at puwang na basahin ang salita ng Diyos. Do you still love the Bible? Do you still love your Bible? Oh, Pastor, mahal ko nga ito. Hindi ko nga inalagay sa bulsa ko eh. Kasi anting-anting ko ito. Hindi anting-anting. Hindi anting-anting. Dapat mong mahalin, dapat mong basahin, dapat mong pagbulay-bulay. Sapagkat yan ay love letter ng Diyos sa atin. Love letter ng Diyos sa atin. Love letter ng Diyos sa atin. And the very center of the scripture is John 3:16, the heart of God. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus, that whosoever believes in the Lord shall not perish but have eternal life. Thank God. May verse na ganun. Nagpapaalala sa atin, mahal ka ng Diyos, ibinigay niya kanyang buhay para sa iyo upang ikaw hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan sa presensya niya. Salamat sa Panginoon. May forever ka sa Kanya. May forever kay Lord. Amen. Ang sabi rito, verse John chapter 2 verse 28, kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang magkaroon kayo ng kapanatagan ng sa Kanyang pagbabalik. At hindi tayo mapahiya pagdating ng araw na iyon. Remain in Christ. Yes. Remain in the Lord. Alam niyo, mundong ito, punong-puno po ng mga impluensyang hindi maka-Diyos. Marami pong tao nalulos yung kanilang identity. Ang problema pa, yung identity ng ilan, nakikilala sila sa mga pagkakamali. Paano nyo na-identify yung anak nyo? Sa kabaitan ba nito o mga bagay na kanyang ginagawang mali? Paano ba? May tinawag at may tinanong kong tao. Kilala nyo po ba si Cardong Basurero? Parang yung alias ba ay nakaugnay dun sa pangit na nakikita sa kanya. Di ba? Si
si Mang Juan na sabongero. Bakit ang buhay niya ba lagi nasa sabong? Hindi ba siya mabuting tatay? Bakit yung mga negative implication ng buhay nagiging identification natin? Hello. Tingnan niyo katabi niyo. Paano niyo nakikilala? Pastor, malakas humilik. Ay, si ganun. Ayaw ko makatabi, malakas humilik. Ganun ba? Parang ang identity niya ay doon sa mga maling bagay. Ito si Matampuhin, si Sister Matampuhin, si Sister Mainipin. Pero sa totoo lang, may mga magagandang karakter yan. Bakit hindi natin i-focus yung ating attention doon sa mga bagay na kaysa doon sa mga negative things na nakikita natin? Kaya nga sabi rito, manatili kayo sa Kanya upang magkaroon kayo ng kapantagan sa Kanyang pagbabalik at hindi tayo mapahiya pagdating ng araw na yon. So ang bottom line nito, kung naniniwala tayo si Kristo muling babalik, we ought to live a life like Christ, Christ-likeness po. Mamuhay tayong tulad ng pamumuhay ni Kristo. Malinis, banal at makadiyos na pamumuhay. Sino pong nagbasa ng aking insight kanina? Salamat, wala. Bakit? Ito po yung unugnay ko. Sabi ko, unugnay ko na lang itong message na ito para doon. Ano yun? Christ-likeness. Ang sabi po ng Ephesians chapter 4 verse 13 ay ganito. Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of Son of God and become mature, attaining to the whole measure of fullness of Christ. Ano po sa Tagalog? Paki ano nga yung Christ-likeness, anak? Ayan. Antayin ko po kayo hanggang alas 12. Ayan. Pindot lang. Yan po ang ating technology. It so happened that when technology empower us, okay, imperfect din. Pero bakit hindi po nagre-reflect yan? Kasi binibigyan tayo ng Diyos na kakayanang magtiis, magantay. Yan. Wait lang daw po. Sige nga, hanggang alas 12 nga, dihitin ko. Wala. Christ-likeness. Pagkatapos ng 1 John chapter 2, verse 28. Ayan. Okay. Anyway. Kasi ang discipleship is a process of becoming like Christ. Nadinig nyo na yung, uy, mayroon yung discipleship program ng church, ha? Ayan. Nadinig nyo na ba yun? Pag sinabing discipleship program ng church, tumutukoy po ito doon sa pagiging tagasunod ni Kristo. Tagasunod ni Kristo. Hindi lang tayo tumanggap kay Kristo para makarating ng langit, mapatawad sa ating kasalanan at makarusumpong ng kaligtasan. God's ultimate program for each and every one of us is for us to believe in Jesus Christ and become like Him. Manalig ka kay Kristo at mamuhay tayong katulad ni Kristo. Kasi ang tawag sa atin, follower of Christ, believer of Christ, Christian. Pag sinabing Christian, tagasunod ni Kristo, pag sinabing tagasunod ni Kristo, behavior ni Christ, character ni Christ, teaching ni Christ, nasa buhay natin dito. At dito tayo nakikilala. Hindi dahil sa dumadalo tayo sa Caloocan Bethel kaya tinawag tayong Christians, no? Although Caloocan Bethel has been blessed by God as a channel of His blessing for us to know and understand who Jesus is. Napakabuti ng Panginoon. Ginamit niya ang church na ito para tayo makakilala at lumago sa ating pananampalataya. But on the other hand, Jesus is the center of it all. Ang Panginoon pa rin ang sentro. And to be Christ-like is the bottom line of our Christianity. Ito yung pinaka-ultimate goal ng pamumuhay Kristiyano, yung makatulad kayo ni Kristo. Tanong mo sa katabi, kapatid, kamukha mo na ba si Kristo? Eh, pastor, eh, nababawasan na nga buho ko, eh, mukhang hindi na. Hindi ko sa physical nakalagay ang magiging kamukha natin kay Kristo. Okay. Sa pamamagitan ng pamumuhay na may kabanalan, may katwiran, may kalinisan. Ang mga bagay ba nangyayari sa buhay natin, kalooban ng Diyos, mga bagay na gusto ng Diyos. So discipleship is the process of becoming like Christ. Ito ang tunay na pinakasentro ng pagiging disciple ni Kristo. Amen. Doon po yan sa ano, yan, para hindi mahirapan yung ating technical. Ang dami ko kasing PowerPoint na ginawa, mukhang mga nilil na kopya. Yung may revision, revised edition, ayan. Revised edition 101. Parang subject, no? Yun. Para masundan nila.
Okay. Ito ang tunay na pinakasentro ng pagiging disciple ni Kristo. Pag sinabing disciple ni Kristo, ang ultimate goal mo, makatulad niya. Makatulad niya. Makita sa buhay ko yung behavior ni Lord, pagmamahal ni Kristo. Sa pagkikitungo ko sa aking kapwa, yung pagmamahal ni Kristo, dapat ipakikita ko yun. Okay, when we talk about, when we communicate with people sa ating pakipag-usap, yung lingwahe ko dapat lingwahe ni Christ. Hindi puro chismis, puro marites, puro sama ng loob, galit at poot. Hindi po ganun. Pag ako nagpo-post ng aking pong message sa Facebook, hindi po ako nagko-komento ng mali at nakakabigay ng stress sa tao. Kasi hindi ganun si Kristo. Hello. Ang malungkot niya, meron ako nababasa na nagpo-post na lahat ng issue ng buhay pinopost niya. Na-stress tuloy yung nagbabasa. Tapos sasabihin mong Christ-like ako. Hindi tama yun. Kasi when we talk about Christ-likeness, yung behavior ni Kristo, yung pangungusap ni Kristo, yung ugali ni Kristo dapat maging taglay natin sa buhay. That's it. That's the bottom line. Huwag niyo akong kukopyahin kasi hindi ako si Kristo. Kopyahin si Kristo dahil siya dapat kopyahin natin. Ang sabi nga ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Gayahin niyo ako tulad ng pag-guide ko kay Kristo. Pag hindi ko na ginagaya si Kristo, ba't niyo ako gagayahin? Ganun lang kasimple sinasabi ng salita ng Panginoon. So, ang bottom line ng discipleship is to be Christ-like. Okay. Ito ang tunay na pinakasentro ng pagiging disciple ni Kristo. It is a journey that will last a lifetime. Ito po'y pag sinabing journey, paglalakbay habang buhay. Hindi pang isang linggo lang o kada Sunday lang. Sino dito dumadalo ng kailang discipleship program? Online. Wala. Meron po, marami yan. O, mga kababaihan, taas ang kamay. Aktibo mga kababaihan eh. Ayan, di ba ba? Hindi ho, panglingguhan lang yan, ha? Pag yung pinag-aralan nyo, dapat ipinapamuhay yan. Kaya sabi ng isa ganito, na-late sa gawain. O bakit kayo umuwi na? Tapos na ba ang service? Tapos na ba ang sermon? Hindi pa. Eh, na-late siya sa gawain ng Panginoon. Eh, nag-uuwian na. May nakausap siya. Ba't kinag-uwian? Tapos na ba ang sermon? Hindi pa. Hindi pa pala ba't kinag-uwian? Hindi. Tapos na ang gawain, pero ang sermon hindi pa. Kasi dapat pa natin ipamuhay yung nadinig nating sermon. Ibig sabihin, hindi po natatapos yung gawain ng Diyos, ang katotohanan ng misaya ng Panginoon, hanggat hindi ito na-apply sa ating pumbuhay. That's discipleship. That's the process of discipleship. Hindi yung, tapos na tayo sa 101, isang lesson na naman. Parang ganito eh, Pastor, tapos na po ka sa discipleship. I am number one. Number two na po kami. Tama po yung lesson. Lesson lang po yun. Pero sa pamumuhay, tapos na ba yung lesson number one? Nakakaintindihan po ba tayo? Pastor, tapos na po kami sa discipleship program. Lahat ng lesson na naabot na natin. Yes, natapos nyo na. Graduate na kayo. Nagkaroon kayo ng certification. Pero yung mensahe na yun, lifetime po yan. Kaya sabi ko, balikan nyo uli. Tapos na kami, balikan nyo uli. Bakit? It has nothing to do, it has something to do not on the learning, the process of learning, but the process of making that learning truly indeed happening in our daily lives. Nangyayari ba ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Halimbawa, tapos na po namin pang Panginoon ang topic tungkol sa prayer. Good. Nagbe-pray ka ba? Hello. Regular ka ba nagbe-pray? Kung hindi, may problema. Lesson lang ang natutunan, pero hindi na-apply sa buhay. Nakuha po ninyo. Dahil ito'y proseso, this is how it works. From time we receive Jesus Christ as Lord and God, Savior, and King, every day, God wants you to become a little more like Him. Kahit mabagal, pero nakakatulad niya. Amen. Hindi na po padalian to. Tulad sinabi ng Bible, Colossians chapter 3, verse 10, ano sabi doon? Isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumika sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Sabi, lalo ninyo siyang makilala. Kilala na natin si Lord. Tinanggap na nga natin, save na nga tayo. Pero sabi po dyan, lalo pa natin siyang makilala. Yan, tanong po, kilala na ba natin si Jesus? Hindi dahil nabasa natin ang buong Biblia, kilala natin si Lord. Kasi araw-araw may bagong insight, may tinuturo ang Panginoon sa buhay nating ito. Amen. O kung nagdadrive nga lang, may lesson si Lord sa akin eh.
Christ-like ba? Minsan naiinis ka, gusto mo magsalita ng hindi tama. Ano ba yan? Wala kang disiplina magmaneho. Alam nyo nang one way, one way. Diba? May kakat sa'yo. Ano mang reaction mo? Oh, Christ-likeness, Christ-likeness, Christ-likeness. Tingnan nyo yung hamon ng buhay Kristiyano. Hello? Yung hamon ng buhay Kristiyano. Hindi ho biro. But we need to learn more about Jesus Christ. How Jesus loves people. How Jesus behaved properly. The kindness of the Lord, the goodness of God. The peace that comes from Him. The joy. Everything. The long-suffering. The long-suffering. Pag sinabing long-suffering, pagtitiis. Pagtitiis. Ang malungkot na makita sa panong ito, halos lahat ay nagmamadali. Nawawala ang pagtitiis at paghakbang ayon sa tamang timing ng paglago natin sa buhay Kristiyano. Bagamat may mga bagay na dapat nating gawing magmamadali, but growing in faith and being like Jesus is not something that happens overnight. Today, people are obsessed with speed. Sa totoo lang, sa panong ito, may mga bagay po tayong akala natin nakakatulong sa atin, hindi pala. Ano yun? Yung nagmamadali. May mga bagay po dapat madaliin. Pero kadalasan, sa pagmamadali, hindi natin natututunan yung lesson na is ng Diyos na matutunan natin. May nagmamadaling graduate, kahit walang natutunan, ipasa na lang. May nagmamadaling mag-asawa, hindi man lang alam kung anong papasukin problema ng buhay. Sabi ko nga, bakit wala pong subject na parenting 101 at 102, kahit 3 units man lang? Parang nangyayari, ang relasyon ngayon, trial and error. Pag nag-work out, good. Pero pag hindi, then separation. Maghiwalay tayo. It happens. It happens in the lives of friends, it happens in the lives of couple, it happens in the lives of every members ng pamilya. Sino dito masaya na sa pamilya sa kinabibilangan niya? Salamat sa limang amin. Make our home a better place to live in. There is more fun in the family. Pero bakit tayo yung umuwi at gumugol ng oras makausap yung mga magulang natin? Pasko natin kausapin yung kaibigan natin. Bakit nagkukulang tayo magbigay ng panahon, komunikasyon sa ating mga mahal sa buhay at alamin yung problema nila? Pero madalas tayo nagpo-po sa ating mga media account na kung saan ang dami nating payo, nakalimutan natin, may pamilya tayong dapat nating payuhan at mahalin at bigyan ng pagpapalagat panahon. Ano pong ibig kong sabihin? Bakit ang pilido nyo ganyan? At ang anak nyo, pilido nyo pareho. At ang asawa nyo, ganyan. May panahon pa rin ko ba na bigyan ng pagpapalaga ang mga ito sa buhay natin? Salamat, wala sa Kalookan, Bethel niyan. Palapakan po natin ang Panginoon. At kung meron man, magsisi na lang. Mas interesado ang Diyos sa ating pagiging malakas at matatag kaysa sa pagiging madali at mabilis. Minsan gusto natin ang quick fix, ang gumawa ng shortcut, on-the-spot answer to life's questions and problems. Sino nga bang ayaw? Pag may problema ka, gusto mo kagad solusyonan, di ba? Pero bakit minsan, hindi ganun ang nangyayari? Ba't tumatagal? As I've said, kapag ka hindi mo ipasa yung Math 101, hindi ka aalis sa problemang yan. Ba't umiikot po minsan yung mga pagsubok natin sa buhay? Kasi hindi natin pinapasa. Hindi natin nagagawang pagtiisan at pagtagumpayan yung bagay na yun. Kasi gusto natin nagmamadali. Maaaring naghahanap tayo ng mensahe, sermon, seminar, o karanasan makatutugon agad sa ating mga problema. Mawawala agad ang mga tukso, ang mai-release tayo sa lahat ng mga painful moments, mabibigo tayong makita yon sapagkat wala nun sa mundong ito. And when we talk about God's learning process, sometimes it happens in a tedious way. Minsan kailangan mong umiyak para matuto. Di ba kayo natuwa nagkaroon tayo ng COVID? Pasto, sino natuwa? Lahat tayo nagdusa. Yes, lahat tayo nagsuffer. But it so happened that God allowed those things to happen for us to realize na hindi natin control ang buhay at may Diyos tayong dapat unawain, kilalanin at lapitan.
Ang sabi nga sa akin, Pastor, mula nang ka-COVID, nabuo pamilya namin. Tatay ko umuwi na ng bahay. Salamat. God allows suffering to teach us, to learn from it, to understand the process of growth. Sino dito may pamilya at may asawa at pakitaas ang kamay? Ay, salamat. Nahirapan po kayo. Pastor. Huwag kayo mag-alala. Naintindihan natin yan. Hindi kayo nag-iisa. Marami na ngayon naka-enroll dyan sa Suffering 101. Pero value these things. Value these things. Sino sa inyo pinagpipray pa niyo mga inyong kapatid kahit hindi niyo nakapiling sila at meron silang saling pamilya? Salamat po. Salamat po. Salamat sa Diyos. Pinapaalala niya sa atin. May mga struggle tayo, yes, but we have must have a deep commitment to really indeed express our love and being a Christ-like people. Hallelujah. Kasi ang tunay na maturity is never a result of quick single experience. Kahit na gaano tayo kabilis, karunong at kalakas. Remember that even natural system, growth is gradual. Sa ka ba nakakita ng itinanim mong munggo, bukas, aani ka na ng munggo. Itanim mo mais, bukas, aani ka na ng mais. Ang paglago, it takes moment, gradual, and time. Ganun din sa pagiging Christ-like. Nagkamali ka, nagkasala ka, bangon lang, hinga ng tawad, patuloy ka lang. At huwag kang mamuhay din sa pagkakamali. Kailangan natin maabot yung Christ-likeness. Buhay na may kabanalan, kalinisan, at naka-Diyos. Hindi ho ganun kadali ang mabuhay ng ganun sa mundong ito. Magbukas ka lang ng internet kung ano-ano gugulo sa isip mo eh. Hello, nandiyan po ba tayo? Manood ka lang ng programa sa TV, matutuwa ka, hindi mo alam kinasisya mo, hindi pala kalooban ng Diyos. Natutuwa ka sa mali. Na-entertain tayo. Kahit mali. Gayunpaman, natututo tayo kasi ang Diyos nagkukonvict. Anak, mali yan. Oh Lord, patesto po. Sorry, Lord. It makes us grow. It makes us learn something about life. Hallelujah. Remember that even natural system, growth is gradual. Ang sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, at ngayon inalis na ang talukbong nagniningning sa ating mga mukha, ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian niya nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang sa tayo maging kakalarawan niya. Tingnan niyo po, para matupad pala ito, kailangan natin ang tulong ng Banal na Espiritu. Bakit? Ang pakikibaka po sa mundong ito, hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali. Sa opisina lang eh. Sino dito kasama sa trabaho, mga unbelievers. Alam ba nila na Christian ka? Alam ba nila na born again ka? Kahit hindi ka magsalita, nakikita ba sa buhay natin yung pagkakaiba? Bakit hindi sumasama sa atin ito? Pag tayo nag-happy-happy. Ah, born again kasi yan. Ganun ba ang reaksyon nila? O kung anong ginagawa ng mga tao sa mundong ito, nagagawa na rin natin at nadadamay tayo. Total, wala naman si Pastor, wala naman si Sister, wala naman si Nanay, wala naman si Tatay. Lahat po tayo vulnerable to commit mistakes. Vulnerable to choose what is wrong rather than what is right. Ako, wala pong kakayanang ihusga kayo. Pwede ako magkamali, pwede kayo magkamali. Pero by God's grace, love, and mercy, we need to grow in faith, in behavior, in Christ-likeness. Kasi yun ang sinasabi ng Panginoon. Individual tayong haharap kay Lord eh. Ako at kayo. Ako, individual po ako mananagot sa buhay ko. Gayun din ang bawat isa sa atin. Naging mabuti ba akong anak sa aking mga magulang? Lord, kung ako'y nagkamali, forgive me. Parang ganon, di ba? Panginoon, salamat po sa mga nanay at tatay namin nagpahalaga,
nagtiyaga. At salamat, Lord, napahalagahan namin sa kabila ng kanilang buhay na pangsamantala at yung pagpapahasik-asik at pagtaaruga namin sa kanila na hindi man lamang namin kayang suklian yung mga paghihirap nila. Pero Lord, salamat po, naging mabuti kami sa kanila. Di ba maganda yun? Christ-likeness ang bottom line. Bottom line. Christ-likeness ang bottom line. Tuloy ko ho. Isa pang malungkot na views ng tao sa mundong ito ang makitang may mga taong madalas nilang itinataguyod ang buhay nila sa mga mali at depektibong pagkilanlan. Tulad na sinabi ko, defective identity sa kanila. People always build their identity around their defects. Ano pong ibig sabihin? Tingnan niyo po, pag nagkamali ang kapwa mo, ang dating nito, na-identify mo siya dun sa pagkakamali, hindi sa kabutihan niyang ginawa. Tama ba yun? Hello? Isipin niyo po, paano ka tinanggap ng kapwa mo? At paano ka patuloy na tinatanggap? Halimbawa, example. Halimbawa, ako, umutang sa hindi ko nabayaran. Anong dating nun? Ah, si utangero. Anong tawag doon sa hindi nagbabayad? Anong tawag doon? Ano? Ah, si Jun na balasubas. Hindi ko lang nabayaran dahil wala akong kaya magbayad. Anong dating nito? Meron na kayong identification para sa akin tungkol doon. Yung wrong things that I've done. Pero nasa kalooban ko naman, Lord, nagpipray, Panginoon, tulungan mo naman ko kung kailan ba ako nawala ng trabaho, kailan ko magbayad, Panginoon, nakakaya naman sa pinagbayar, sa kinagutangan ko, kinakausap, pasensya ka na kapatid, hindi ko mabayaran ngayon. Eh, totoo naman yung sinasabi ko. Pero ang dating nun, iba na identification ko sa inyo. Ano yon? Ah, hindi. Si Jun na balasubas. Tama ba Tagalog ko? Balasubas ang tawag doon. Tignan nyo, kita nyo, identification. Diba? Halimbawa, meron isang kriminal na nakalaya mula sa Bilibid Prison. Tatanggapin ba ng Caloocan Battalion? Hello, tanongin ko po kayo. Kilala nyo na nakulong siya ng matagal na panahon sa kasong pagpatay. Pinatay niya magulang niya, parricide. Tapos napalaya, napagdusahan na niya. Ang tanong ay ganito, tatanggapin ba natin siya? Yes. Pero ang identification niya sa isip natin, pagkakatabi niyo, ito, pinatay niya nanay niya. Pinatay niya lolo niya. Lord, ayaan niyo po. Guwardya niyo. Nakukuha niyo yung iniisip ko. Nakukuha niyo yung thoughts ko. See? That's the problem with people. That's the problem in this world. Yun po yun. Malungkot pong sabihin man ito, makita ang tao madalas nating in-identify ang ating kapwa doon sa mga wrong things that they've done. Pero sa totoo lang, may mabubuting bagay at marami niyan taglay ng, sa buhay ng mga tao na ito. Hello? Minsan lang naging masungit, na-identify mo, ah, si Kristong masungit. Ganun ba yun? Kahit yung mga magulang eh. Tanawin niyo po yung inyong mga anak. May makulit dyan. Pero sa kabila ng kalkulitan yan, may magandang karakter yan. Hello? May magandang karakter yan. Eh lalo na pag tinanggap niya si Kristo. Huwag niyo naman sabihin, si Kristo nasa puso mo, nagat ganito. Hindi pa tapos ang Panginoon sa proseso ng paghubog sa Kanya ayon sa pagiging kalarawan ni Kristo. Lahat naman tayo eh. Nasa proseso po. Nililiha pa nga ang karamihan sa atin. Yung iba nga eh, dinadarang pa sa apoy. Hindi pa nakahubog-hubog. Yung iba nga, napinturahan na, nagagasgasan pa, kailangan pang i-repaint. Nakukuha niyo po yung sinasabi ko. Okay. But somehow, the bottom line is this, though we are in the process of growing, in the process of being like Christ, eh may mga defect tayong sa buhay. Pero hindi dapat doon na-identify ang buhay natin. Madidig natin sa kanila ganito mga pangungusap. Ito pa ang problema. Ganito na ako, hindi na ako magbabago. Hindi ko na mababago ang aking sarili. Sagana nga atin, hindi natin kaya, pero sa tulong ng Diyos, magagawa ito sa tulong ng Panginoon. So as I wind up, the big question is, paano natin maalis ang old habits? Paano natin mailalad tulad ang ating karakter tulad ng karakter ni Jesus? Anong sagot? I-develop natin ang Christ-like habit at palitan natin ang ating old habit. Ganun lang po yun. Wala na kasi tayong magagawa. Kung yun na identification sa atin ng kapwa natin, wala na tayong magagawa. Yun nasa isip nila eh. May magagawa pa ba kayo? Ay, dating mamamatay tao yan, dating sugarul yan, dating klasenggo yan. Wala na kayong magagawa kasi yun na yung identification natin before.
But one thing good that we can do at the present moment of time ay yung maging Christ-like ka. Nakuha natin. Lahat tayo kasi may mga flaws, lahat tayo may mga pagkakamali. Ay, ano na yung given na po yun. Given na po yun. Ang ilan sa atin, dati lasenggo eh. Given na yun. Di ba? Pero wala na. Mabubura na ba sa isip ng tao yun? Hindi. Dati tayong ganun eh. Pero magagawa natin to be like Christ kasi tulong ng Panginoon, kasama natin siya. Yun ang maganda naman. Ayan. Ang sagot, i-develop natin Christ-like habits at palitan natin ang ating old habit. Ang gawe o habit ay bunga ng paulit-ulit na pagpapakilos at pagsasagawa ng ating kinikilos. Amen. At ang karakter ay kabuuan ng lahat ng habit o gawe na ito. And habit takes time to develop. Yung Christ-like habit, it takes time to develop. Amen. Hindi mo pwedeng angkinin at ipahayag na ikaw'y mabait malibang lagi kang mabait. Nakuha natin yun? At ipinakikita mo ito ng madalas at hindi mo kailangan pang mag-isip at nang malalim bago mo ito gawin. Tingnan niyo katabi niyo. Mabait ba siya? Hindi pastor. Pero pinipilit niyang mabait. O dapat lang. Pero magiging mabait po yan. Hello? Lahat po na mabait na tatay, mag-praise the Lord. O lahat ng tatay mabait, mga anak, mag-praise the Lord. Salamat din sa isang praise the Lord. Hallelujah. Ito pa. Hindi mo rin pwedeng i-claim na may integridad ka malibang habit mo ang maging honest. Ugali mo maging honest. Di pwedeng sabihin, "Oy, magaling ako." Kung ang habit mo naman hindi. Meron nga nagsabi, "A man who is faithful most of the time and not all the time is not faithful at all." Bagay, totoo naman 'yun. Kung tapat ka minsan at hindi sa lahat ng panahon, hindi ka tapat. Kung mabait ka kada linggo lamang at hindi araw-araw, hindi ka mabait. Nakuha niyo yun. Kung magalang ka sa mga taong pinipili mo lang na maging magalang, hindi ka magalang. Kasi ang pagiging magalang, ugali at laging ginagawa, sino man ang kaharap, ano man ang sitwasyon. Kung ano ang madalas mong kinikilos at ginagawa ang nagdi-define ng iyong karakter. Although, pwedeng identify ka, ito dating itong taong ito, dating sugarol. Pero kung madalas naman, nagiging mabuti ka at hindi ka na nagsusugal, darating araw, bagamat hindi mabubura sa isip ng ilan yun eh. Pero yung identification mo, mapapalitan. Bakit? Kasi nagiging Christ-like ka. At ang sabi ng Biblia, tama lang sapagkat ang Diyos ang hahusga sa atin at hindi ang ating kapwa. Isipin po natin yun. Ang tanging paraan para ma-develop ang habit ng Christ-like character ay ang pag-practice nito over and over hanggang sa maging part ito ng iyong identity. At ito'y kailangan gumugol ng panahon and it takes time. Ang sabi ng isa, "Pastor, yung anak ko, lahat madalas mainitin ang ulo niyan. Konting bagay, reaction ka agad na dinig sa kanya. Mainitin ang ulo niyan. Pero napapansin ko, unti-unti nang nawawala." It takes time for us to grow. It takes time. Pero identity, nandyan yan. Di naman nawawala yan. Ito yung anak ko. Bobo yan. O, huwag kang mag-alala. Darating araw, mas matalino siya sa inyo. Diba? Naalala niya yung pinakilala niya anak niya. "Halika yung anak, pakikilala ko sa bisita ko. Yung pinakamarunong, pinakamatalino. Ito, anak. Ito, kapatid. Ito yung panganay ko. Scholar yan. Valedictorian yan. Yan. Magaling yan. Abogado ang kanyang kinabukasan." Galing. "Isang anak. Itong anak ko ito. Ano, mabait yan. Masunurin yan. Mabait yan. Paglaki niyan, doktor yan." Ay, yung isa,
etong anak ko, matigas ang ulo nito. Barumbado ito, palaaway. Paglaki niyang pastor yan. Yung klase pananaw, no? Ibig sabihin, naniniwala siya, magbabago yung anak niya. Nakuha niyo po yun. Magbabago siya. Kasi tinitingnan niya yung good things that God could do to him, to them. Ganun din po, nawa ang maging pananaw natin sa isa't isa. Hallelujah. Subalit ang pagtsatsaga at paglipas ng panahon, ikaw at ang tao sa iyong paligid ay makikita ang pagkakaiba at pagbabago sa buhay mo. It takes time talaga. It takes time to grow. Hindi yan overnight. It takes time. Amen. Tulad ng paghimo kay Pablo, ni Pablo kay Timothy, sabi niya sa 1 Timothy chapter 4, verse 15, isagawa mo ang mga ito, pagukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. Process kasi po yun. To be like Christ is a process. Sa totoo lang, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ko. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. At ganun, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa inyo. Ano man ang katayo mo sa buhay, ang mahalaga niyan, si Jesus pa rin ang sentro ng puso at kaisipan natin. And God give us the best and the widest room, and that's the room of change. Ang pinakamalaking silid po na ipinuprovide ng Diyos sa ating harapan ay ang silid ng pagbabago. And God has given us an open door to live a life like Christ. And to that, we thank the Lord. Salamat sa Panginoon. Malapit na siyang dumating, patuloy lang tayong humakbang at magsikap na makatulad niya, mamuhay ng may kabanalan. Hallelujah. Praise God. Tayo po ito, mayong lahat. As I wind up with this message, let's have a heart-searching question. Magkaroon po tayo ng pagsusuri, pagbubulay-bulay sa ating pong mga buhay. Ano po yung old habit na dapat mabago sa buhay natin ito? Na ayaw ng Panginoon na sa kanyang muling pagparito ay makita pa rin sa atin ang bagay na yan. Sa palagay mo, paano mo sisimulang palitan ito at maging Christ-like habit ang buhay natin ito? Anong character traits ang nais mo na ikay makilala ng tao? Ang Christ-like ba? O ang K-pop? Karakter ng movie na iyong pinapanood, artistang iyong hinahangaan, o tao iyong kinikilala, o si Kristo na iyong tinanggap, na sinasabi nating naghahari sa ating puso. We cannot live a Christ-like character unless Jesus is the center, is in the center of our heart. At ang tanong, sino yung laman ng puso natin at napakahalaga sa atin? Si Kristo ba? O may umuukop pang ibang bagay na siyang umuukop pa ng ating panahon, buhay at lakas isipan. Kaya hindi makita sa atin ang Christ-like character. Hallelujah. Hindi pa tapos ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Pero malapit na siyang dumating, inaasahan niya sa kanyang pagparito, tayong lahat ay makatulad niya. Nagsisikap sa ganang sarili natin sa tulong ng Banal Espiritu na may paghakbang at may pangarap, Panginoon, baguhin mo po ng lubos ang buhay kong ito. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Kung meron man po nangusapan Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang puso, na magkaroon ng ganap na pagbabago katulad ng kay Kristo, at hindi mo pa kinikilala si Kristo sa iyong buhay, sa iyong puso, bakit hindi mo siya papasukin sa iyong buhay, sa iyong puso? At sabihin mo, Panginoon, gusto kitang makilala. Gusto ko pong tanggapin ka sa buhay ko at makatulad mo po, Panginoon. Alam ko, Panginoon, darating ka at ayaw ko pong maiwan sa iyong muling pagparito. At gusto ko pong sumalubong sa iyo, Panginoon, may kagalakan at patuloy na namumuhay na may katwiran sa iyong harapan. At kung yan ang iyong hangarin, kapatid, bakit hindi mo buksan ang iyong puso? Inanyayang kita sa altar, lumapit ka, and then just accept Jesus Christ as your Lord and Savior in your heart. Kung gusto mong tanggapin ng Panginoon, maging visible yung
katotohanan ng pagiging Christ-like, just come and believe in the Lord. Ulitin ko, hindi magaganap ang katotohanan nito malibang maghari si Kristo sa puso at buhay natin. At kung ikaw'y tinanggap mo na si Lord, hindi mo naman kailangan lumapit. Ang kailangan mo lang gawin, magkaroon ng commitment at sabihin sa Panginoon, inilalapit ko buhay ko at nais ko po maghari ka patuloy sa aking buhay. Yung karakter mo makita sa buhay ko, so upang sa ganun, sa iyong muling pagparito, ay madatnan mo akong tama sa iyong harapan. Hallelujah. Yes, Lord God. Tayo pong lahat ay manalangin. Doon po sa nais tumanggap kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay. Marahil ang relasyon mo malayo sa Panginoon, nais mong ilapit sa mga oras na ito. Kilala mo sarili mo, kilala mo, alam mo ang nangyayari sa buhay mo at alam mo malayo ang Diyos sa buhay mo. Kundi layunin mo at nais mo na ilapit ang sarili mo sa Panginoon. Buksan mo yung puso. Sumunod ka sa panalangin, ito, gawin mo itong iyong personal na panalangin. Sabihin mo, Panginoong Jesus, nilalapit ko po ang aking buhay sa iyo. Inaamin ko, ako isang makasalanan. Hindi ko kayang baguhin ang buhay kong ito. Pero naniniwala ako sa mensaheng yung ipinabot sa amin. Ikaw'y muling paririto. Pero ang tanong, handa po ba ako, Panginoon, sumalubong sa iyo? Panginoon, hindi ko alam, hindi ko tiyak ang aking kaligtasan. Kaya nga po, lumalapit ako sa iyo. Humihingi ng tawad sa aking po nagawang pagkukulang at pagkakamali. Patawarin mo po ako, Panginoon. Linisin mo ang buhay kong ito. Binubuksan ko ang aking puso at kalooban. Tinatanggap kita sa aking buhay ng makatotohanan bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay kong ito. Panginoon, mula ngayon, pakialaman mo ang buhay kong ito. Baguhin mo ang ugali ko. Pinihingi ko ng tawad, pinagsisisihan ang lahat ng pagkukulang at pagkakamaling nagawa ko. Sa salita, sa isip, at sa gawa. Linisin mo ang buhay kong ito, Panginoon. Maging makatwiran ako sa iyong harapan, O Diyos, upang sa ganun sa aking pagharap sa iyo, matanggap ko, Panginoon, at matanggap mo, Panginoon, ang katotohanang ikaw ang nagahari sa puso kong ito. Panginoon, naniniwala ako, ikaw ang aking tagapagligtas at ikaw lamang ang makapagbabago ng buhay kong ito. Ito po ang taintim na panalangin ng pagtanggap sa iyo, buong pusong pagtanggap sa iyo, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Amen. Patuloy po tayo sa diwa ng panalangin. Patuloy po nangungusap ang Diyos sa puso at kalooban ng bawat isa. Anytime from now, Jesus might come. Kamusta na po ang karakter ni Jesus sa buhay natin? And let's pray. Doon sa mga tatay, be a good tatay, be a Christ-like tatay. Sa mga nanay, be a good mother, be a Christ-like mother. Sa mga anak, be a good son, be a good children, be a good child, be a good daughter, be a good brothers to your brothers and sisters. Be a good sister and to be like Christ in that sense. Panginoon, alam namin hindi ka patapos sa buhay namin ito. Alam namin, Panginoon, patuloy mo kaming nililinis, binabago. Kung mayroong mga higit na nakakilala sa amin, ikaw po yun, O Diyos. Panginoon, salamat sa kaligtasang amin pong natanggap. Salamat na kilala ka namin kung sino ka. Pero batid mo po, Panginoon, na amin po nakaraang buhay. Ang mga mali namin nagawa, ang kasalanan, Panginoon, umiiral sa buhay namin. Salamat, Lord, meron kaming Diyos na marunong magpatawad, Diyos na marunong maglinis, Diyos na marunong umunawa, Diyos na marunong magmahal, magligtas. At narito kami, Panginoon, O Diyos, napakabuti mo sa amin. Ikaw ang Diyos na tumanggap sa amin pong katotohanan ng amin pong buhay. Hindi mo kami tinakwil. Bagamat may pagkakataon pa, pwede kami takwil ng amin pong lipunan, sa amin pong pagkukulang at pagkakamali. Whether we identify with the world because of our sins and failures and mistakes, but in you, Lord, ang sabi mo, ang sino mang lumalapit sa iyo, humingi ng tawad, binibigyan mo ng kapatawaran. Ang sabi mo, Panginoon, kung ipapayag namin ang aming mga labi, at tingin ang tawad ang aming makasalanan, ikaw'y banal at matuwid upang kami ituwid at
patawarin sa aming pagkakasala at linisin sa lahat ng aming karumihan. Salamat po. May Diyos na marunong magpatawad, Diyos na marunong kumalinga, Diyos na marunong magbigay ng panibagong pag-asa. Tulungan mo kami mamuhay, Panginoon, na may katwiran. Tulungan mo kami mamuhay na may kabanalan. Ang aming pong ugali, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, humakbang ayo po sa na nais mo, Diyos, sa buhay namin ito. Lord, mabigat po ang tukso ng daigdig na ito at ang impluensyang dala nito, Panginoon, sa buhay ng maraming tao. Pwede kaming mahawa, Panginoon, sa sistema ng daigdig na ito. Pero Lord, dapat naming isaisip, o Diyos, sa katotohanan na kami po yung mga Kristiyano na niligtas at binago mo, patuloy na binabago. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa imuling pagparito, masumpungan mo ang buhay naming ganap, banal, matuwid, malinis at makadiyos. Sa tulong at biyaya ng Banal na Espiritu, hinihiling po namin, Panginoon, gawin mo kami mabuting ama sa aming pong mga anak, mabuting nanay sa aming pong mga tahanan, Panginoon, mabuting kapatid sa aming mga kapatid, mabuting kaibigan sa aming kaibigan, Panginoon, at maging mabuting lingkod mo saan man kami naroon, O Diyos. May pakita namin sa daigdig na ito, nakakaiba ang isang tao, may Kristo sa buhay at puso niya. Lord, help us, O Lord, to be identified as your followers, as your disciples, O God, because they see in us, Lord, the evidence of being Christ-like, O God. O Lord God, help us, O Lord. May your Spirit touch your people. May change us, O God, totally, Lord, to be like you, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Patuloy po nating sambahin ang Diyos. Patuloy natin papurihan ang Panginoon. Hallelujah. Yes, God. Lahat po naman may kahilingan, pakitaas ang kamay. Lahat po naman may mga prayer requests. Hallelujah. Naniniwala ka ba, kapatid, na ang Diyos ay may kakayanang tumugon sa iyong dalangin? Naniniwala ka ba na walang imposible sa Panginoon? Ano man yan, believe that God is able to work wonders and miracles in life. Just put your trust upon the Lord. Just put your hope upon God. And He can sustain every areas ng buhay natin. Every needs we have, O Lord, in the name of Jesus. Supply it in mighty name of Jesus. Healing touch from the Lord. Comfort from God. Financial sustenance from the Lord. Physical health from God. Hallelujah. Oh, knowledge and wisdom that comes from you, Lord. Give us, O God. Provide us the things that we need in this world, O Lord. Our daily bread, O God. We pray. Bless your people. Bless our family. Save our loved ones, O God. Make use of our life as a channel of your words, channel of your saving grace, O Lord. Gamitin mong buhay namin bilang daloy ng pagpapala. At aking po dalangin ang biyesin ko po, Panginoon, upon these people. Lumapit sa altar. Alam mo po, Panginoon, kailang kahilingan at mga kailangan, O Diyos. We pray, O God, in the name of Jesus. Lord, mightily, let your power, Lord God, flow upon the lives of these people. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah. Rabakasanday karabaya, lasanday karabayende. Oh, let's worship God. Let's praise His name. Let the Spirit of God flow upon the lives of your people, oh Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Spirit of the living God. Ipuhin mo po, Panginoon, kalingain po, O Diyos. Ang iyong mga anak na ito, O Diyos. Ikaw po nakakaalam, Ama, 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 Ama. Empower them, empower them, empower them, Lord. Oh, bless my sister. Huwag mong hayaang uuwi, Panginoon, na hindi na kami napapalag yung inilaan sa kanyang buhay. Sa mga oras na ito, Ama, sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, I pray, Father God, let your touch blow. In Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Lord God, hallelujah. Ano man ang kanyang pangilangan, kahilingan, O Diyos. Abutin mo ito, Ama. Tugunin mo po, Panginoon. Kalingahin. Yakapin mo na yung presence, O God. Oh, in the name of Jesus. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Cry out to God. Iyak mo sa Diyos, kapatid. Ang iyong kahilingan, ang iyong bigating daladala. Unload the burdens, O God. Unload the burdens, O God. May your Spirit, O Lord, touch the lives of my sister, O God. Hallelujah. 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 Father God, in the name of Jesus. Oh, release her, O God. Whatever, O God. Burdens. Burdens that hinders, Lord, their spiritual growth in you. In the name of Jesus. 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 Oh, rabaka yanda sa kalalabas si kiyala na yante.
Shia, hallelujah. Oh, Jesus. The name above every name. Hallelujah. Hallelujah. Lord God, may your Christ-like character, Lord, be upon my brother. Be upon my brother, Lord. Be upon my brother. Be upon my brother. Father God, oh Lord, hallelujah, hallelujah. Panginoon, patuloy mo kaming palaguin sa aming pagtitiwala sa iyo. Patuloy mo kaming hubugin ayon sa larawan mo, Panginoon. Maaring meron pong mga negative character pa ang taglay namin, O Diyos, na dapat pong maayos sa buhay namin ito. Batid mo yun, Panginoon. Wala pong lingid sa iyong kaalamang bagay na nangyari sa amin pong buhay. Panginoon, malapit ka nang dumating. Anytime from now, Lord, you might come. We pray, Lord, make use of our lives as a channel of your wonderful blessing. Tulungan mo kami maging buhay na patotoo ang aming pong nalalabing buhay sa mundong ito para po sa iyong kaluwalhatian lamang. Panginoon, tulungan mo kami maging matatag sa pananampalataya. Lahat po na may trabaho, pakitaas ang kamay. Continue to bless, Lord, the business that they have, the work that they have, the income that they have, O Lord, the provisions that you have given to them. Lord, you are the supplier of our daily needs. But more than that, gamitin mo po ang buhay nila bilang daloy ng pagpapala sa mga taong kanilang nakakasama sa trabaho. Ang kanilang karakter, makita po ng kanilang kapwa, lingkod, O Diyos, kapwa kamanggagawa nila. Ang karakter mo po sa kanilang buhay. Maging encouragement po sila sa mga taong kanilang nakakasama at maging daan po sila doon sa mga kasama nila sa trabaho na hindi pa nakakilala sa iyo. Lord, naniniwala ako, Panginoon, magiging daloy yan sila ng pagpapala nagmumula sa iyo. Continue to pour out your blessing upon them. Bless the work of their hands. Bless the job they have. Bless the company they are in. We pray, Lord God, manifest your holy presence. At hayaan mo po, Panginoon, maging buhay na patotoo sila sa kanilang mga amo, kung meron man silang mga amo at mga boss sa kanilang pong tanggapang ginagalawan. Lord, naniniwala ako, Panginoon, ang mga lugar na tinutungtungan ng iyong mga anak, binibless mo po. May the presence of your people, O Lord, of yours, O God, be a blessing to where they are, according to your purpose and will. Salamat po, in Jesus' name. Lahat po ng mga tatay, nanay, pakitaas ang kamay. Malaki po ang pananagutan natin sa ating Diyos patungkol sa ating pamilya. Let's pray that the Lord will continue to bless our lives as a channel of blessing. Ama, ikaw po ang pinaka tutungkulan na lahat ng tatay sa mundo. At kung kami po yung nagkulang na makatulad mo sa pagiging ama at ina, O Diyos, tulungan mo po kami
sa mabigat na responsibilidad na ipong iniatang sa aming balikat bilang mga magulang. Papagtagumpay mo po, Panginoong, bawat tahanan. Gamitin mo kaming daloy ng pagpapala sa aming mga anak at mga mahal sa buhay. Kung hindi pa po sila ligtas, O Diyos, gamitin mo kami bilang daluyan ng mensahe na yung pagliligtas, O Diyos. Huwag po kami magkulang sa dalangin, huwag po kami magkulang sa paalala, at higit sa lahat, pagtitiwala sa iyo. Lord, ako po'y naniniwala ang tahanang pinangunahan mo, tahanang masaya. Panatili mong masaya, masigla ang aming pong tahanang kinabibilangan, at naniniwala kami, Panginoon, katulad ng sinabi mo sa mga tao, Panginoon, na bago ka gawad ang sumpa sa Sodom at Gomorrah, nagpaalala ka sa pamilya. Maging kay Noe, Panginoon, nagpaalala ka. Iligtas mo ang iyong mga mahal sa buhay. Ginawa ni Noe yun bago dumating yung baha. Ginawa ni Lot ang mga bagay na magagawa niya bago dumating ang paghatol mo po sa Sodom at Gomorrah. Pero malungkot, hindi lahat ng pamilya ni Lot nasama niya. Lord, iniiyak namin sa iyo ang kaligtasan ng aming sambahayan. Save them, Lord. Use our lives as a channel of your blessing. In Jesus' name. Lahat ng mga anak, pakitaas ang kamay. Hindi po kayo palamuti sa tahanan. Meron din kayong pananagutan sa iyong pahanang kinabibilangan. Mahalin niyo pamilya niyo. Huwag yung kapitbahay lang at pamilya ng iba. Tama lang yun. Pero primarily, you must love and be concerned to the needs and the welfare of your home. Father God, salamat po. Kami pong lahat ay naging anak ng aming mga magulang. At kung meron man kaming tahanang kinabibilangan, regalo mo po sa amin yun. At dahil regalo mo po, Panginoon, nagbumula sa iyo, dapat lang po kami magpasalamat at pahalagahan ito. At kung kami po, Panginoon, mga anak nagkulang sa aming pong pananagutan, patawarin mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na mapakita namin sa aming pong tahanan na pagiging tagasunod mo po, Panginoon. Tulungan mo kami maging mabuti kaming anak, obedient children to our parents. Be a good example, O Lord, to our brothers and sisters, and make use of our lives as a source of happiness and joy within our homes. Lord, tulungan mo kami maging solusyon sa problema at hindi po maging dahilan ng problema sa loob ng tahanan. Pagpalay mo po ang pag-aaral po ng bawat isa sa kanila. Papagtagumpay mo sila, graduate sila na kung saan ikaw po naluluwalhat at napaparangalan. Bigyan mo silang tagumpay sa kanilang pagkibaka sa loob ng paaralan. Papagtagumpay sila sa mga tukso at pagsubok na dumarating sa kanilang buhay at maging daloy sila ng pagpapala. Nakakaiba ang tunay na may Kristo sa puso. Bagaman ang tukso ng mundo ay napakalawak, napakahigit na matindi, gayon pa man, Lord, papagtatagumpay mo po sila. Salamat po, itinataas po namin silang lahat sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise God. What a joy it is to be in the house of the Lord forever. Amen. Salamat po sa Panginoon. Thank you, Lord. Tayo po, sa pagkakataong ito, idadako po sa isa pang mahalagang gawain. Tayo po'y magsasalo-salo sa isang hapag kainan. Alam niyo po, sa langit may kainan din. Naalala ko po, doon sa isang church na aking pong dinadalohan ako kay kabataan pa. Ang tinapay po doon, malalaki. Matitinga ka. Mabubusog ka. Samantalang sa atin, parang hindi man lang sumasaya ito sa lalamunan. May nagtanong sa akin, pagdating po sa langit po ba, ang communion po ba ganun kalaki? Siguro kasi laki po ng monay. Hindi ko po alam.
Pero ako po'y naniniwala, yung mensaheng dala nito, ano man ang ating maging sitwasyon, may kagalakan pa rin yun. Dahil kay Kristo. Tayo pong lahat ay tumayo. Praise God. Bago po natin tanggapin ang mga bagay na ito, tungayan po natin ang salita ng Diyos upang pagtibayin po natin ang katotohanan ng ating pong gawaing ginagawa. Ito po ang sabi ng isang unang Korinto, chapter 11, verse 23. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Malinaw po ang dahilan kung bakit ating gagawin. Jesus is the center of it all. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tung iinumin nito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Maging po ang mensahe ng communion has something to do with Christ coming. Kaya ibig sabihin po, lagi nagpapaalala ang Diyos sa atin. Though we are living in this world, sometimes, ang atensyon natin nakukuha ng mundong ito. Pero remember this, Jesus is coming. Very soon. Any moment from now. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, opo, every first Sunday ginaganap namin ang gawaing ito. Tulungan mo kami na wag pong lumabnaw, wag pong mabura sa isip at kalooban namin ang mensaheng dala nito. Pwede namin ginagawa ito madalas, pero minsan ay maaaring lumabo. Pero nakapaloob pala dito, Panginoon, sa mensahe ng communion, yung katotohanan ay kay muling paririto. Nagpapatunay lang ng pangako mong yun ay tutuparin mo. Ano mang sandali, kailan man yun mangyari, tulungan mo kami, Panginoon, na lagi namin pinapahalagahan sa buhay namin na may Diyos, na iniwan ng langit ang karangyaan nito at pagsamba ng lahat ng mga nilalang doon, nagkatawang tao, nagpakababa hanggang kamatayan sa krus, inalay ang buhay, alang-alang sa amin. Tulad ng sinabi ng salita, hinubad mo ang pagiging Diyos at naging tao ka, Panginoon. Hindi po mahirap unawain yon, kasi Diyos ka na nagkatawang tao. Tunay po, Panginoon, nagpapatunay ito ng katotohanan ng pag-ibig mo po, Panginoon, upang ialay ngayong buhay sa krus, upang mamatay. Bakit mo hinubad ang pagiging Diyos? Sapagkat walang Diyos na namamatay. Subalit, inubad mo ang iyong pagiging Diyos na katuwang tao ka upang sa pamagitan ng iyong kamatayan, mabayaran ang pagkakasala naming lahat. Panginoon, kami dapat mamatay, kami dapat magbayad. Pero inako mong lahat dahil pag-ibig mo sa amin. Tunay po, Panginoon, yung kababaang loob, o Diyos, ipinakita mo yung pagtitiis, ipinakita mo upang matuto kami sa iyo. Tulungan mo kami matuto, Panginoon. Hindi lang para tanggapin ang mga bagay na nagsiper Sunday ngayon, kundi yung mensahe nito, laging manariwa sa puso at isipan namin anumang sandali ng buhay namin ito. Samahan mo kami, Panginoon. Tunay po, patuloy na pagyakap ng pag-ibig, kalinga at pag-unawa. Salamat po. Maging katanggap-tanggap po kami tumanggap ng mga bagay na ito sa iyong harapan. Kinikilala po namin ang kabutihan at kadakilaan, pagliligtas sa amin. Salamat po, Panginoon. Muli, sa iyo pong papurit, pasalamat, kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen. Sama-sama po natin kainin. Ayaw mabuksan. Sama-sama po natin inumin. Praise God.
purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Salamat po sa salita ng Panginoon na pakinggan natin ngayon. Bago po tayo pupunta sa special announcement po, mayroon po tayong special announcement. Tayo po muna ay dalangin po natin yung ating offering po, kung sino po ngayon nagbibigay. Nandyan po yung offering natin dyan sa harap. So, let us pray sa offering natin sa Panginoon. Lord, salamat po sa pagkakataon binigay mo sa amin, O God. Nakarinig yung mga salita, Panginoon. At hayaan mo po sa oras na ito, Panginoon. Ibalik namin, Lord God, yung mga pagpapala na binigay mo sa amin, Panginoon. Sa lahat po, Lord God, nagbigay, ikaw po manguna sa kanila. Sabi mo, Panginoon, pangako mo, Lord God, bubuksan mo, Lord God, yung durungawan sa langit at ibuhos mo, Panginoon, mga pagpapala na sukat na wala lang mapalaglalagyan, Panginoon, sa iyong mga anak, Lord God, mga blessing, O God, ang galing sa iyo. At patuloy ka manguna sa bawat isa, Panginoon, O God. Maging man, Lord God, mga tao din, Panginoon, mga anak mo na desire, Lord God, magbigay, ikaw din po manguna sa kanila, Panginoon. Tulungan mo rin sila, Panginoon. Sunod, makapagbigay sila, Panginoon, na may kagalakan nang gagaling sa puso nila, Panginoon, O God. Maraming salamat po sa mga pagkakataon ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito, Panginoon, binabalik ko ang papurit pa sa pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Tinatawagan ko po si Ate M. Meron pong announcement po. Meron pong gaganapin na SOS. Kaya Ate M po, lahat ng deadline. Ayan, magandang umaga po sa atin. So narinig na po natin itong SOS na ito. Yung dati po, sabi sa ay Summer of Service. Kasi ang Philippine Assemblies of God ay meron pong design or strategy para ma-reach out po. Or ito yung strategy na ginagamit ng Philippine General Assemblies of God na para mag-reach out po sa lugar kung saan wala pa pong naka-plant na church. So, tayo po ay binigyan ng Lord ng pagkakataon. A short testimony lang po, noong July 3 to 17, ako po ay nasend para po mag-sumama as volunteers ng SOS. Na-assign po ako sa Quezon Province at sa biyaya ng Lord, yung 3 weeks namin po na intentional talaga to reach out yung lugar na yon ay glory to God, nakaplant po si God through us ng isang church po sa Quezon Province at tuloy-tuloy po yung gawain at to this present. So yung pong ating gawain po sa pangunguna ni Pastor Kiko Miranda sa San Juan City ay nangangailangan po ng ating tulong, ng ating partnership para po yung lugar na yon na kinakakatayuan ng kanilang church ay matulungan natin yung mga barangay na isaturate po para po masharean din ang mga taong nasa lugar na yon. So, eto po yung SOS na to ay hindi nga po Saint of Service na kasi yung SOS, sabi po doon sa Proverbs 10:5, he who gathers ng crop sa summer is wise, no? Kapag panahon po ng summer, yung mga nagtatanim, nag-iimbak, wise po. Pero po ngayon year round na po yung pag-gather, pagtatanim, pag-iimbak po ng mga kaluluwa ni Lord kasi wala pong limit ang pagliligtas ng Diyos na ginagawa. Sabi po ng ating pastor, malapit na pong dumating ang Panginoon. Kaya kailangan na po nating kumilos, kailangan na po nating mag-share, mag-saturate po ng word, ng salvation sa bawat lugar. So sa September 15 hanggang 24, actually 10 days lang nating gagawin to. Way back daw po, ginagawa nilang 3 months talaga tong saturation. Ginawa namin 3 weeks lang. Itong gagawin po natin 10 days na lang. Pa konti ng pa konti.
Pero ang kailangan po natin, sinong kailangan natin? Mga volunteers, tinatawag ka ba ng Lord? Kinakatagpo ka ba ng Panginoon na makasama namin sa Harvest Field? Kayo po ay makipag-ugnayan sa amin, sa leadership or sa ushering. At tayo po ay sama-sama pong pumunta sa mission field. At kung ikaw naman po ay hindi makasama, pwede ka rin namin makasama sa pamamagitan po ng iyong support financially. Bigyan nyo kami ng baon, bigyan mo kami ng pamasahe, kasi yung harvest na yon sama-sama po tayo. Sa totoo lang po, yung sa Quezon, naglalakad po kami ng napakalalayong lugar kasi wala kaming pamasahe. Sana nang hingi kami, hindi, biro lang po yon. Pero kasama po yon na yung 3,000 na babayaran po natin as volunteers ay kasama po ang ating pagkain, kasama po ating pamasahe at pangangailangan po natin doon. Yung hindi makakasama, samahan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng baon para po kami, pagbalik namin, malusog pa rin po kami. At higit sa lahat, yung inyong pananalangin po sa amin, kailangan din po namin yon. Kaya po, ang mission po ay partnership po. May pupunta, may magsusuporta, may mananalangin. At buong church, naniniwala po kasama ng ibang daughter churches natin. Pagsama-sama po tayo, marami tayong ma-accomplish po. Kaya pag-pray niyo po kami at mga volunteers, huwag na tayong pabingi-bingi pa. Kung may nilalagay sa puso si Lord, let's go. Let's go po. Go po ngayon ang ating dapat nasa puso. At baka bukas dumating na si Jesus. Lord, patapusin mo man ang aming SOS. Praise the Lord. So tulungan po natin po si ang San Juan Bethel po para po masharean po at masaturate yung kanilang mga pinagpipray na target area po. So kailan po ito? September 15 to 24, 10 days, wala pong uwian ito. Yung mga details pa po, magtanongin nyo lang po ako. At marami pong salamat. God bless po sa bawat isa. Amen. Ayan po. So, ngayon po, sa atin namang announcement, regular announcement, prayer meeting every Wednesday, 7:30 p.m. via Zoom. Then Bible study, Friday, 7:30 p.m. via Zoom pa rin. Men's fellowship, every Sunday, right after the morning service. Yan, mga kalalakihan, dalawang linggo ko na kayo hindi nakita. Kaya mamaya may fellowship po tayo, baka magtampo na kayo sa akin. Ha? Okay. Then Women's ministry every Sunday except first Sunday. Yan. Of the month. Right after the morning service. So, ngayon, mga kababayan, maggalak po kayo. Dahil wala po kayo ngayon. Okay. Dahil first Sunday po ngayon. Okay. Then youth fellowship every Sunday after the morning service. And then Sunday school, face-to-face, every Sunday, 9 a.m. po. Okay. And last is Bisper service every Sunday 5 p.m. po. Ayan po, yung po yung ating mga announcement. So kung wala na pong dagdag announcement, wala na po. Okay, tayo po ay tumayo lahat. At minsan po natin papurihan ang ating Panginoon. Okay, minsan po natin awitin tong awit na to. Alam ko yung iba nagtaka sa inyo kasi bago po to. Pero madali lang po siyang kakantahin, di ba? Puso ko yung nananabik. Sarap po pakinggan ang bawat sa atin ay nanabik sa presensya ng Panginoon. Amen! Hallelujah. Isa lang nag-amen dito. Amen! Hallelujah! Yes, Lord God! Yes, Jesus! Sabay-sabay po natin awitin to para sa ating Panginoon. Dakila ka, Panginoon, dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutugon mo ako. Walang, yes, Lord God, ikaw ang kasama ko.
Jesus. Hallelujah. Glorify your name. Sabay-sabay. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw na darama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Yes, Lord God, we glorify your name, O Lord, hallelujah. Verse 2. Sa kapangyarihan mong taglay, buhay ay lumaya. Kagalakan ay nakamtan, buhay ay sumigla. Karapat dapat lang napapurihan ka, pasasalamat. Anong sabihin natin? Sambitin tuwi na sabay-sabay. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw na darama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino paman. Jesus, ikaw lamang. Pinatunayan po ng ating Panginoon ang kapangyarihan niya. Amen. Hallelujah. Yes, Lord God. Pinatunayan mo kapangyarihan mo. Pinatunayan mo ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo sa buong mundo, ikaw lamang ang Diyos, buhay at totoo. Pinatunayan! Pinatunayan mo kapangyarihan mo. Pinatunayan mo ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo sa buong mundo, ikaw lamang ang Diyos, buhay at totoo. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Oh God! Hallelujah! 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 Yes, Lord. Salamat, salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, God. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Purihin ka, O Lord. Dakila naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat kami sa kabutihan mo at sa katapatan mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, O God. Salamat sa lahat mong pagpapala, Panginoon. At maging man, Lord God, sa oras na to, sa blessing, Lord, na binigyan mo sa amin, sa kalakasan, Panginoon, O God. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Hayaan mo po, Lord God, ang mga salita na aming napakinggan.
ay aming to, Lord God, gawin sa araw-araw namin na pamumuhay. Makita, Lord God, sa buhay namin ang Christ-likeness, Lord God. Na nais mo mangyari sa buhay namin. Lord, kung hindi man namin ito inagawa, O God, patawarin mo po kami. At hayaan mo po, Lord God, patnubahin mo kami sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Maging kaya-aya sa iyong urapan, Lord God. Salamat sa iyong lingkod, Panginoon. Patuloy mo siyang gamitin, patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, kalusugan sa kanyang katawan, Panginoon, O God. At lalo na, Panginoon, saan man siya magpunta, i-bless mo po ang buhay niya, sampu ng kanyang sambahayan. Maging man, Lord God, sa aming nanarito, Panginoon, O God. Lord, salamat po sa presensya na aming nadama at patuloy mo pinadama sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maging man, Lord God, sa aming pagtapos, ikaw po manguna sa amin. Sa aming pag-uwi, sa aming kanya-kanya tahanan, Lord God, nandun yung God, ang patnubay gabay ng banal na Espiritu Santo sa bawat isa sa amin. At Lord, ibalik mo kami, Lord, sa next Sunday, Lord God, na kung saan, Lord, ikaw ay aming papurihan, ikaw ay aming sambahin, itaas ang iyong dakilang pangalan. Maraming maraming salamat po sa lahat. Ang lahat ng ito, Panginoon, O God, kaluwalhatian, kadakilaan, kapangyarihan, Panginoon, aming ibinabalik sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos po natin ating mga kamay sa Panginoon na sa ating pong paglisan sa tanang ito ng Diyos at patuloy na pamumuhay katulad ng pamumuhay ni Kristo. Taglayin ang bawat isa sa atin ang basbas at pagmamahal ng Diyos Ama. Biyaya at patuloy na pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak at ang pagkipisan, kaaliwan, patnubay, gabay ng Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. 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 God bless you po. Magandang araw po sa inyo lahat. Bago po tayo muwi, magkamayan po tayo. Magbatian muli. God bless you. God bless you. Enjoy the day. Enjoy the hour.